natuto akong mag-imbalance na mo when I was grade 5. Gusto nila akong ipa-experience. Bakit ka matatakot? Na kung wala yung funeral, hindi tayo mabubuhay. Time goes by, sumasama na ako sa pag-imbalance mo. Matindi ang dalang trauma ng mga taong iniwanan at inabandona ng kanilang mga pamilya. Pero para kay Aljo, naging inspirasyon ito at ito rin ang naging dahilan para mawala ang sakit na nararamdaman niya dahil sa pagmamahal at malasakit ng pamilyang pumili sa kanya. Nag-meet ko yung mother at saka father ko po sa isang Chinese family po na businessmen. Meron silang bake shop, meron po silang funeral. Fortunately, nung pinanganak ako, hindi pala alam ng nanay ko na meron palang first wife yung father ko. That's why bumalik yung father ko sa first wife niya. And then after 4 years, namatay yung mother ko because of cancer. Mabuti na lang, kinupkup si Aljo ng pamilyang pinagtatrabahuhan ng mga magulang niya, ang Lam Family. Yung kapatid ng Lam na babae na yon, parang wala siyang asawa, parang ako yung tinrate niya bilang anak niya. Yung treatment ko sa bahay, hindi mo malalaman na, or hindi mo makikita, or even mapifeel na merong discrimination dahil hindi ako totoong family nila. At the same time, sa yung nagpaaral din sa akin, binigyan ako ng magandang kinabukasan. Yung good thing doon, sir, is hindi nagsabi ng negative against my father. Yung sinabi nila na yung father mo is bumalik sa unang niyang wife, malay mo someday, makikita din sa'yo, magpapakita din sa the right time. So yun po, nangyari po yung sinabi nila. Nagpakita po yung father ko when I was second year high school. Aljo! Sino po sila? Aljo, akong papa mo, anak. Ayoko lang naman sana guluhin ang buhay mo, anak. Alam ko namang nasa mabuti kang kalagayan. Kahit na eh. Alam niyo po, sir, kahit na sa mga mabuti akong kamay, kayo po dapat ang tatay ko. Kaya nga ako humihingi ng tawad sa iyo, anak. Alam ko namang malaki ang pagkukulang na nagawa ko sa iyo. Kaya ito ko ngayon, gusto kong ayusin ang lahat. Pwede naman tayo magsimula ulit eh. Ikaw, ako, mga kapatid mo. Nashock din ako na ganun pala ka-komplikado yung buhay niya. Kahit sino yung magpalaki sa'yo, basta mahal ka, kahit sino yung magpalaki sa'yo na magulang mo na rin sila. Patuloy na namuhay si Aljo kasama ang Lam Family at napatunayan niya ang pagmamahal ng mga ito sa kanya nang ma-stroke siya noong 16 years old lang siya. Tita, salamat ah. Kasi alam ko na kahit hindi ako inyong kaano-ano, inaalagaan niya pa ako. Alam ko hindi kaano-ano. Pamilya tayo, Aljo, kaya hindi kita pababayaan. Tita, ako din. Hindi ko din kayo papabayaan. In-admit ako sa hospital, sila po yung nagbayad ng expenses. So, luckily, sir, na-survive ko naman yung tinatawag nilang mild stroke. No doubt na sila talaga yung gusto ko na makasama. Kahit anong mangyari, doon na ako sa kanila, hindi ako aalis sa kanila. Nakaligtas man si Aljo sa sariling sakit, pero iba ang nangyari sa mga taong kumupkup sa kanya. June 2010, kaka-graduate ko lang po ng HRST. Na-stroke po yung tawag po namin po na si Inday Nilda po. So, siya po yung alam na isa din po sa kumukup sa akin. Doon nag-start na nag-iba yung aura ng bahay, nag-iba. Hindi na masyadong masaya kasi may nawalan doon sa family.
noong 2011, namatay na naman yung si Lola Felisa. Parang sa isip namin, parang yearly nababawasan yung tao dito sa bahay. After 2 years, yung worst na nangyari, namatay yung foster parent ko na nag-alaga sa akin. Na-stroke. Tita, salamat sa lahat ng pagmamahal, pag-aaruga at pagmamalasakit ninyo sa akin. At kung hindi dahil sa inyo, hindi ako mabubuo. Mahal na mahal ko kayo, tita. So yun po siguro yung pinakamasakit sa part na ikaw yung magbubuhat ng taong napamahal sa'yo, yung taong minahal mo, ng katawan niya papunta sa kabaong. Kumbaga yun yung huli kong pwedeng gawin sa kanila. Tumating na naman ako sa my point na the lowest point of my life. Kung maalala mo na siya nagpapansa ng damit mo, siya yung gumigising sa'yo, pinatainitan ka ng tubig bago ka maligo kasi nalalamigan ka, pinakamot yung likod mo. Yun, binibigyan ka ng baon. Parang tinrato talaga ako na tunay na anak.